Hi guys, it's Christine and this is our Family Budget. So today, sa video na ito, is gusto kong pag-usapan natin ang problema ng ating kaibigan na nag-message sa atin sa ating Facebook page na actually medyo matagal na to guys. Parati ko siyang pinagpapalibas para nakakalimutan ko siya, so humingi ako ng pasensya. Pero today, sasagutin na natin siya. At sana ay matulungan ninyo ako sa pagsagot ng kanyang problema na inanong niyo sa atin. So, yun. Simulan na natin, guys. Dahil medyo mahaba yung kanyang sinabi. Pero, yun. Simulan na natin. So, ayaw niyang magpasabi kung ano yung pangalan niya. So, ayaw niyang, basta humingi lang siya ng advice. So, sabi niya, I'm here in Israel. Nakarating ako dito through visit visa, pero instead na mag-exit ako nang matapos ko yung visiting days ko, nag-work na lang ako. I'm here mag 4 years na. The reason why pinili ko mag-TNT kasi gusto ko magpagawa ng house. At by God's glory, nakapagpagawa naman ako. By the way, married ako with 2 kids. As of now, hubby ko nag-aalaga sa 10 years old at 8 at 8 taong gulang kong anak na parehong babae. Sis, advice mo naman ako kasi nagpaalam na ako dito sa amo sa kadahilan ng sobra na rin naman ang pagod ko. Bala ko umuwi na bago mag-December. So ano ngayon, September na. May kaunting ipon na hindi bababa sa 100k. Yan lang madadala ko kasi suportado ko rin ang aking ina. Ang problema, ayaw ng mga tiyahin ko na nagtulong-tulong para makarating ako rito. Meron ako isang tiyahin dito na nag-invite sa akin. Ayaw nila akong pauwiin dahil wala daw namang mangyayari sa Pinas. Mahirap ang buhay ngunit ako'y sobra na nangungulila sa aking mga anak. Alam kong may punto sila pero hindi ko alam kung kakayanin ko pa. So, sa last na sinabi niya, pasensya ka na kung mahaba ito, sana mapayuhan mo ako dito. O kahit sa vlog, sana wag mo na mabanggit pangalan ko. Lagi naman ako nanonood ng vlog mo, sis. Salamat. So, yun. So, sis. So, isa-summarize ko lang, no, kung hindi niyo siya naintindihan kasi masyadong mahaba. So, nasa Israel siya. So, nakarating siya through visit visa. Pero instead na mag-exit na siya, patapos yung visiting days niya, so nagtrabaho siya doon. So, umabot siya ng 4 years. So, medyo matagal. So, the reason why pinili niya mag-TNT dahil syempre nangarap siyang magkapagpatay ng sarili niya, nilang bahay. At kasi may asawa siya, may pamilya siya, may anak siyang dalawang babae, 8 at 10 years old. So, plano niyang umuwi, may ipo na siya na hindi bababa sa 100k. Medyo marami na yon. Tapos, yun. Pero, hinahadlangan siya ng kanyang mga tiyahin na natulong-tulong-tulong sa kanya na umalis na papuntang Israel. So, ayun yung umuwi siya. So, humingi na advice ano yung gagawin niya. Kasi, syempre, parang lito-lito siguro siya kung ano yung desisyon dapat niya ano. Kasi nakasalalay din dito yung kinabukasan ng pamilya niya, ng anak niya. Diba, kung umuwi sa Pilipinas, ano ba mangyayari sa kanya, ganun. So, yun. So, ang may advice ko lang, sis, no, syempre, dapat hindi lang ako mag-advise. Dapat, syempre, kayo din, guys, para naman marami siyang option kung ano. Syempre, iba-iba tayo ng mga mai-advise sa kanya. Pero ako, kung ano yung mai-advise ko sa kanya, umuwi na siya. Yun, diretso na. Uwi-uwi na agad. Kailangan mong umuwi. Kasi 4 years ka na dyan sa Israel. Tsaka TNT ka pa. Diba? So, mas masarap yung buhay, sis, kung dito ka sa Pilipinas. Mas yung kasama mo yung pamilya mo kasi syempre kung nanood kayo dun sa mga pinakauna kong video, sinabi ko na yung mama ko is 8 or 9 years siya dun sa abroad sa Saudi at 3 years old pala ako, iniwanan niya ako. So syempre si sis din yung mga anak niya is 10 at
8 years old pa, medyo bata pa talaga yon. So yun, mahirap talaga sis, yung nalalayo ka as anak, nalalayo ka sa ina mo, mahirap pa, sobrang hirap at may epekto yun sa bata. Maniwala ka sa akin kasi sa akin, na-experience ko na talaga yung epekto doon sa akin nung iniwan ako ni mama nung nag-abroad siya. Pero yun, umuwi ka na sis, wala namang magagawa ang yung mga tiyahin mo. Kung tinulungan ka man nila, wala kang kundi magpasalamat sa kanila, syempre may utang na loob ka. Pero hindi naman nila hawak yung buhay mo, kasi syempre may pamilya ka. At yung mga usapin na yan, dapat pinag-uusapan nyo yan, kayong dalawa na yung asawa mo, diba? Pamilya dapat yung usapin, hindi dapat nakikialam yung mga tiyahin mo, kasi kung tinulungan ka nila, choice nila yun, tinulungan ka nila makarating dyan sa Israel. So, wala silang karapatang isumbat sa'yo yan. Diba? So, yun. So, wala na patupik-tupik pa sis kung umuwi ka na. Tsaka yung 100K mo, marami na mararating dito yan sa Pilipinas. Basta marunong ka lang humawak ng pera. Mag-business ka ng maliit. Marami ng mga inspiring stories na alam mo yun, nasa, galing sila sa maliliit na business, nasimula sa maliliit. Tapos yun, basta huwag mo lang ubusin yung 100K mo. Magtira ka lang ng emergency fund in case lang na, diba, na ano, in case lang na may emergency na darating. Diba? So huwag mo ubusin. So magsimula ka sa mga business na maliliit. Kaya nun, maraming ganun sis. So, mabubuhay naman tayo yung hindi nagigikaw. So, huwag ka lang mangutang talaga. Kasi, syempre, may pera ka naman, hindi mo na kailangan mangutang. So, basta, isa lang sis na, mag-pray ka kay God na, alam mo, i-guide ka niya na makapag-desisyon ka ng tama. Importante talaga yun sis. Mag-pray ka, as in, mag-pray talaga na, bigyan ka niya ng, talaga na, makapag-decide ka ng tamang desisyon. So, yun. So, yun lang yung aking may advice sa'yo, sis. At sana ay magbasa ka sa mga comments kung baka sakali mag-advise din yung ating mga viewers, ating mga kaibigan dito sa YouTube. At yun, sana ay matulungan natin siya, guys. Please leave comment down below yung mga gusto nyo i-advise sa kanya. At i-message ko siya na inano ko na yung kanyang letter, yung message sa akin. So, yun. So, yun lang, guys. Kung meron kayong gustong ipaabot sa akin, guys, kung kayang mahiyang mag-message sa akin sa FB page at saka sa aking, sa aking Instagram, Our Family Budget. So, sa lahat ng nag-message sa akin, nag-humingi ng advice, thank you so much. Next time, i-anot dito sa vlog. So, the reason why na inanot ko dito sa YouTube sa ating vlog, guys, para at least maipabot ko yung aking advice sa kanya. At syempre, ipopost ko din ito sa ating FB page para naman yung ating mga kaibigan natin doon sa ating FB is makabasa din sila doon, diba? So, yun lang, guys. Yun lang yung ano ko. So, huwag kayong mahiyang mag-abot ng inyong mga mensahe sa akin. So, yun. So, yun lang, guys. I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe. And see you in my next video, guys. Bye-bye.